Gustong paimbisigahan ng Senado at Kamara ang nangyaring airspace shutdown sa bansa kahapon. Hindi raw kasi katanggap-tanggap na mauuwi lang sa sorry dahil nagkaroon lang ng technical glitch. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Isa sa pinakamalala at pinakanakaka-stress na airport. Ilan lang ito sa mga reklamo sa Ninoy Aquino International Airport noong 2022. At ngayong kasisimula pa lang ng 2023, technical glitch na nauwi sa airspace shutdown sa buong bansa ang sumalubong sa libo-libong pasaherong papasok at palabas ng Pilipinas. Ang aberyang yan, gustong paimbestigahan sa Kamara ni ACT Teachers Partilis Representative Franz Castro. Bukod sa pagpapanagot sa mga nasa likod ng aniyay kapabayaan, may isa pang duda si Castro. Baka raw pa simpleng paraan lang ito para isulong ang pagsasapribado ng NAIA. Baka ito ba yung prelude to ano, privatization? So, ito ang iniisip namin. Ano? Kasi kamakailan, December 30 yata, pinahayag ng DOTR yung privatization ng ating mga ano, airport, yung NAIA per se. Kaya talagang, ano, no, kaya talagang hindi kami talagang mapakali sa pag-iisip na baka privatization na ito na sinasabi. Baka itong mag-post ng higher higher fee or magkaroon ng pagtaas ng pamasahe sa ating mga mananakay o sa ating mga passengers. So, yun ang kinakatakot natin. Dapat din daw magkaroon ng batas na magpapanagot sa sino mang responsable sa mga ganitong aberya sa ating mga paliparan. Kasi walang napananagot sa mga ganitong mga nangyayari. Parang sorry na lang sa mga passengers, sorry na lang sa mga mamamayan. Kaya kailangan nating maglagay ng penalty kaugnay nito. Sa hanay naman ng Senado, magpapatawag din ng pagdinig si Senate Committee on Public Services Chairperson Grace Poe. Pinasusumitin na niya ng report ang Transportation Department, Manila International Airport Authority at ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Aniya, lumalabas na nasa navigational equipment ng KAAP ang pagkukulang, lalo't tiniyak na ng Meralco na meron naman silang steady supply ng kuryente. Sa ilalim ng Air Passenger Bill of Rights na ipinasa noong 2012, sakaling magkansela ang airline ng at least 24 hours bago ang estimated time of departure, kailangan ipagbigay alam ito agad sa pasahero at bigyan sila ng option para magparebook o mag-reimburse. Pero kung ang cancellation ay inanunsyo ng di lalampas sa 24 hours bago ang flight o nasa loob na ng airport ang pasahero, dapat mabigyan sila ng amenities gaya ng food and drinks at hotel accommodation. Entitled din ang pasahero na maibalik sa kanya ang lahat ng ginastos sa kanyang nakanselang flight at mailipat sa ibang air carrier nang walang dagdag gastos. Wala ring dagdag gastos ang rebooking kung pipiliin man ito ng pasahero. Tiniyak naman ng PAL na naibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga pasahero mula sa higit 100 international at local flights na nakansela dahil sa airspace shutdown. Kinakausap po ng aming frontliners ang mga stranded na pasahero. Sinasabi po natin sa mga pasahero, maaari po silang mag-rebook at na walang ipapataw na rebooking service fee. They may rebook within 60 days from their original flight date. Maaari po silang mag-refund. Maari i-convert yung kanilang ticket into a travel voucher for use within 1 year from date of issuance. Ang AirAsia naman sinusubukang magdagdag ng mga flight matapos makanselahan ng 44 flights kahapon. We're just trying to squeeze in if we'll be allowed by TAAP some additional flights to address those passengers whose flights were affected yesterday. We're looking at some 3 to 5 flights depending on the schedule because as we discussed earlier, some of the affected flights from the provinces are also starting to fly to Orlando, Manila right now. Sa Twitter, nag-alok ng tulong si TV5 and PLDT Chairman Manny V. Pangilinan para sa DOTR at sa KAAP, partikular sa connectivity at power supply protection. Pinuri rin niya ang DOTR at ang KAAP sa kanilang pagsisikap na resolbahin agad ang issue sa mga paliparan sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.